Hating gabi na at gising pa din si Grace. Subsub siya sa kanyang laptop magdamag. Kailangan niya kasing pagpuyatan ng kanyang research dahil malapit na ang deadline nito. Siya na lang ang gising noong oras na yun. Sa kabilang kwarto natutulog ang mga magulang niya at kasama naman ni Grace sa kwarto ang ate niya na si Jonah. Sa ngayon ay siya lang ang mag-isa sa kwarto dahil graveyard shift si Jonah. Likas ang pagiging matatakotin ni Grace lalo kung mag-isa. Naiibsan lang ito dahil magka-chat naman sila ni Jonah. Minsan nga ay nag-video call pa. Lumipas ang 2 oras ay nakaramdam na ng pagod si Grace. Gustuhin man niyang tapusin na ang kanyang ginagawa ay hindi na niya kayang labanan ng antok. Nagpasya siya na magpahinga muna. Humiga siya sa kama at bigla naman tumawag sa kanya si Jonah. Sinabi nito na huwag ilalak ang pinto ng kwarto dahil pauwi na siya. Mag-a-under time daw dahil nakakaramdam siya ng pagkahilo habang nagtatrabaho. Pasado 2 pa lang nun. 4 pa ng umaga dapat ang uwian niya. Sinunod ni Grace ang sinabi ni Jonah at nagpahinga na din siya. Hindi makatulog si Grace dahil nga sa likot ng pag-iisip niya. Minabuti na lang niya na hintayin ng ate niya para madali siyang makatulog. Lumipas ang 1 oras ay dumating na si Jonah. Dumiretso muna ito sa CR para magbihis. Paglabas ng CR ay nakita pa ni Grace si Jonah na nagsusuklay ng buhok. Walang emosyon ang mukha nito at namumutla. Sinabi ni Grace kay Jonah na magpahinga na dahil kita nga sa mukha nito na masama ang pakiramdam niya. Hindi siya pinansin ni Jonah. Naintindihan naman ito ni Grace. Humiga na lang silang 2 sa kama at handa nang magpahinga. Tumalikod si Grace kay Jonah. Patulog na din sana si Grace kaso biglang may tumawag sa kanya. Tinignan niya kung sino yung nagbibideo call sa kanya. Si Jonah. Nanginginig ang buong katawan ni Grace. Napatanong siya sa isip niya kung sino ang katabi niya. Alam niyang nandun pa din ang tao sa likuran niya. Nararamdaman niya sa kanyang batok ang malakas na paghinga nito. Ramdam niya rin na nakalubog ang parte ng kama kung saan ito nakapwesto. Hindi siya pwedeng magkamali. May tumabi sa kanya na kamukha ng ate niya. Natatakot man, ay sinagot niya ang tawag. Lalo siyang nanghilakbot dahil kausap niya si Jonah sa video call. Sinabi nito na hindi pa siya nakasakay ng bus dahil malakas ang ulan doon. Tahimik na umiyak si Grace habang nakatakip ang kamay niya sa bibig niya. Hindi sinusubukan ni Grace na gumawa ng kahit na anong ingay dahil baka magising ang katabi niya. Pakiwari ni Grace ay sasabog na ang ulo niya dahil sa takot. Umaakyat ang kilabot sa buong katawan niya. Hindi siya makakilos o makasigaw man lang dahil sa takot. Nakita ito ni Jonah at tinanong kung ano ang nangyayari. Sakto naman nawala ng signal si Jonah at namatay ang tawag. Lalong nakaramdam ng takot si Grace. Sumisigip na ang paghinga niya. Sa kabila ng takot na nararamdaman niya, ay nilakasan niya ang loob niya. Tinignan niya ang katabi niya. Nadagdagan pa ang takot niya dahil nakita niyang wala siyang katabi. Malinis ang pwesto na yun. Kaagad na bumangon si Grace at nagsisigaw na tumakbo papunta sa sala. Narinig ito ng kanyang magulang at kaagad na pinuntahan siya. Sinabi niya ang buong pangyayari. Naintindihan nito ng magulang niya dahil kitang-kita ang labis na takot na nararamdaman ni Grace. Sama-sama silang nagdasal at minabuting samahan na lang si Grace na matulog sa sala. Malalim ang paniniwala ng mga tao sa probinsya na kapag daw nakita mo ang isang tao na walang ulo o blanco ang mukha, ay kailangan daw sunugin ang damit nito. Kundi ay may mangyayaring masama dito. Kinatatakutan ng mga tao sa probinsya ang abilidad na makakita ng ganitong klase ng premonisyon. Ngunit hindi ito problema kay Jonjon dahil sanay siya sa ganitong mga pangyayari. Minsan ay nakikita niya na walang mukha ang mga tao. Alam naman ni Jonjon ang dapat gawin kapag nakakakita ng ganito. Sinasabi niya kaagad ito sa mga tao na nakikitaan niyang walang mukha. Walang nangyayaring masama sa kanila dahil sinusunog nila ang damit na suot nila noong araw na yun. Isang araw,
sumapit ang 23 taong kaarawan niya. Naghanda siya ng sobrang daming pagkain at maiinom dahil pinaghandaan niya ng matagal ang araw na yon para sa mga kaibigan, kakilala at kamag-anak niya. Sobrang dami ng taong nagpunta. Ngunit hindi problema ang pagkain at inumin dahil nga nagpabili ng madami si Yonjun. Natapos ang kainan at nabusog niya ang lahat ng bisita niya. Madami pa ngang sumobra kaya pinauwi na lang niya ito sa mga bisita na hindi nang nagpapaabot ng gabi dun. Sumapit na ang gabi at tanging mga magiinuman na lang ang natira. Palipat-lipat ng lamesang inuman si Yonjun para makapagkwentuhan sa iba't ibang mga kaibigan niya. Bahagya ng lumalalim ang gabi. Lasing na din si Yonjun dahil sa dami ng iniikutan niyang kainuman. Nanlalabo na ang paningin niya. Nahihilo na din siya. Doon niya naisipan na umupo na lang sa isang lamesa. Patuloy pa din ang pag-inom niya. Wala na siyang pakialam sa paligid niya at manhid na ang buong katawan. Maya-maya pa ay hindi na niya kinaya ang kalasingan at tuluyan nang nakatulog. Hinatid siya ng mga kaibigan niya sa tulugan niya. Hinayaan lang ng magulang ni Yonjun na tapusin ang mga bisita niya ang inuman bago umuwi. Sa kalagitnaan ng inuman ay bumuhos ang malakas na ulan. Lumakas ng sobra ang hangin. Nababasa ng anggi ang mga tao kaya nagtipon-tipon sila sa isang lugar at pinag-isa na lang ang inuman. Sa kalagitnaan ng bugso ng ulan at sobrang lakas na hangin, ay biglang bumagsak ang poste na malapit sa mga nagiinuman. Nakuryente ang lahat ng tao. Naluto ang katawan ng bawat isa sa mga nagiinuman. Maisa pa sana na makakaligtas ngunit aksidente pa na humampas sa kanya ang nalagot na kable ng kuryente at nakuryente din siya. Sa mga oras na ito ay mahimbim pa rin na natutulog si Yonjun dahil sa labis niyang kalasingan. Samantala, di magkanda o gaga ang mga tao na nakakita ng aksidente. Ang iba ay nagsisisigaw sa takot, ang iba ay kaagad na humingi ng tulong, at ang iba ay hinimatay dahil nabigla sa nangyari. Kinabukasan na ibinalita ng magulang ni Yonjun sa kanya ang nangyari. Di siya makapaniwala sa narinig. Akala niya ay sobrang lasing lang siya noong gabi na yun. Wala siyang pakialam sa mga napapansin niya. Hindi niya namalayang totoo pala ang nakikita niya. Walang mukha ang lahat ng bisita niyang nagiinuman noong gabi na yun. Matamlay na uuwi sa probinsya si Karen mula sa syudad na pinagtatrabahuhan niya sakay ng kanyang sasakyan. Malungkot ang araw niya noon. 3 araw na ang nakakaraan nang ibinalita ng nanay niya na patay na ang kanyang lolo. Kahit na may pasok siya kinabukasan, ay pinilit pa rin niyang makabisita sa burol kahit sa huling lamay. Sobrang malapit ang loob niya sa kanyang lolo dahil sa kaisa-isang apo lang siya nito. Paminsan-minsan ay bumibisita siya sa kanilang probinsya para makita ang pamilya niya. Bilang lang din sa daliri ang beses ng pag-uwi niya sa probinsya. Ganun pa man, ay labis pa rin ang pagkasabik ng lolo ni Karen na makita siya. Kaya sobrang bigat kay Karen ang nangyari sa lola niya. Mangiyak-yak na sa biyahe si Karen habang inihahanda niya ang sarili niya sa mga bubungad sa kanya pag-uwi niya sa kanila. Nang makarating si Karen sa bahay nila, ay hindi niya napigilan ang bugso ng damdamin. Hindi pa man nakikita ang kabaong ng kanyang lolo, ay bumagsak na ang luha na naipon niya habang nasa biyahe siya. Inalalayan siya ng mga magulang niya hanggang makarating sila sa kabaong ng kanyang lolo. Doon ay halos magwala na si Karen. Pinaghalong lungkot at pagsisisi ang nararamdaman niya. Hindi siya handa sa ganitong pagkakataon. Dati pa man ay hindi niya kayang isipin na balang araw ay mawawalay sa buhay niya ang kanyang lolo. Maya-maya pa ay nahimasmasan na si Karen. Kita pa din sa kanya ang labis na pagkaulila. Pakiramdam niya ay hindi na mapapawi ang lungkot na nararamdaman niya. Hanggang naisip niyang puntahan ng kanyang lola at kamustahin. Niyakap niya ang lola niya. Nagkakwentuhan sila tungkol sa mga huling sandali ng lolo niya. Napangiti siya noong sinabi ng lola niya na siya ang huling hinahanap ng lolo niya bago malagutan ng hininga. Dahil dito,
ay bahagyang napawi ang pagkaulila na nararamdaman niya. Bumalik ang sigla niya kahit papano. Dumating na ang oras na kailangan niyang magpaalam. Gustuhin man niya ay hindi siya makakasama sa paghahatid sa huling hantungan ng kanyang lolo dahil may pasok siya kinabukasan. Naintindihan naman ito ng kanyang lola at magulang. Habang nagpapaalam sa pamilya, ay may nabanggit ang lola niya na tumatak sa isip niya. Sinabi ng lola niya na, "Huwag mo nang dumiretso ng uwi at dumaan muna sa ibang lugar upang makapagpagpag. Hindi ko alam ang tungkol sa bagay na yon. Ang akala ko ay kailangan ko magpagpag muna ng dumi ng katawan sa labas ng bahay ko bago pumasok." Hindi niya gaanong pinansin yon. Sumakay na si Karen sa sasakyan niya at umalis na. Habang nasa sasakyan siya, ay dinatnan na naman siya ng lungkot. Naisip niyang dumaan muna sa mga mall para mag-shopping pero nanaig sa kanya ang pagod kaya minabuti na lang niya na ipagpatuloy ang pagmamaneho para makauwi na. Pasado alas 7 na ng gabi. Maayos naman na nakauwi si Karen. Pumasok siya sa bahay niya at naglinis ng katawan. Pagtapos ay humiga na sa kwarto. Handa na siyang magpahinga. Sa sobrang pagod ay hindi niya namalayang mabilis na lumalim ang tulog niya. Maya-maya ay bigla siyang nagising. May naramdaman siyang haplos na malamig at magalas na kamay sa mukha niya. Ang akala niya ay hindi pa siya nakakatulog pero alas 3:30 na ng madaling araw noon. Halos 7 oras na siyang tulog pero ramdam pa rin niya ang bigat ng pakiramdam. Sinubukan niyang matulog ulit dahil hindi pa naman tumutunog ang alarm niya. Pero hindi na niya magawa. Sa tuwing lalalim na ang tulog niya, ay nagigising siya. Pakiramdam niya ay may anumang bagay ang gumagalaw sa gilid niya. Hindi na niya ito pinansin at hindi na nga siya nakatulog pa ulit. Hinantay na lang niya ang oras ng pagpe-prepare niya para sa trabaho. Natapos ang araw niya sa trabaho at wala naman kakaiba nun. Nakauwi siya sa bahay niya ng maayos. Ramdam pa din niya ang labis na pagod kahit wala naman siyang ginagawa sa trabaho sa mga araw na yon. Paulit-ulit sa araw-araw niya itong nararanasan. Nagtataka siya dahil hindi naman niya nararamdaman ito dati. Isang araw umuwi siya galing sa trabaho. Pagpasok niya sa kwarto ay nagtaka siya. Sobrang gulo nito. Nakababa ang ibang unan at mga gamit. Animoy may 7 taong bata doon ang naiwan para maglaro. Hindi niya maalala na umalis siyang magulo yun. Nakagawian niyang linisin ang bahay niya bago umalis papuntang trabaho para mamamahinga na lang siya pag uwi niya. Napansin na niyang kakaiba ang nangyayari. Naghanda na siya para magpahinga. Sa sobrang pagod nga niya, di na naman niya namalayang lumalim ang tulog niya. Sa pagkakataong ito ay napaniginipan niya ang lolo niya. Nakita niya itong umiiyak at parang nagtatampo sa kanya. Kinausap ni Karen ang lolo niya pero di siya nito pinapansin. Yayakapin niya sana ito ngunit nagdilim ang paligid. Nawala ang lolo niya. Bigla siyang nagising dahil may nararamdaman na naman siyang humahawak sa mukha niya. Kaagad siyang dumilat. Medyo malabo pa ang mata niya na galing sa pagkakatulog. Hanggang sa may nakita siyang tao sa paanan niya. Nakatayo lang ito at nakatitig sa kanya. Natatakot si Karen sa nakikita niya. Maaliwala sa mukha ng taong ito at nakangiti. Nang bahagyang luminaw ang mata niya, ay nakita niya kung sino ang nakatayo sa paanan niya. Ang lolo niya. Nakatingin lang din si Karen dito. Unti-unti ay napawi ang takot na nararamdaman niya. At napalitan ito ng lungkot. Alam na niya kung sino ang nagpaparamdam sa bahay niya noong nakakaraang araw. May nakalimutan pala siyang gawin sa huling hantungan ng kanyang lolo. Nang sumapit ang umaga, ay mabilis siyang naghanda ng mga gamit. Kaagad na umalis at umuwi sa probinsya. Dumiretso siya sa puntod ng lolo niya at naglagay ng kandila. Inalayan niya ito ng dasal at kinausap niya ito na para bang kaharap niya lang ang lolo. Sa huli ay maayos na namaalam si Karen sa kanyang lolo, sabay hagulgol ng iyak. Lumipas ang mga araw,
Maayos na ulit ang mga araw ni Karen. Wala na siyang nararanasang pagpaparamdam. Naisip ni Karen na baka nga tuluyan ang namaalam ang lolo niya. Hanggang sa kabilang buhay ay gusto ng lolo niya na si Karen ang huli niyang kasama bago mamaalam.